Everyone turns their head when they see the fashion icon, Celestia Magdayaw. Ngumiti si Celestia suot ang kanyang pulang maskara na nagsisilbing partner ng kanyang red gown sa gabi ng kanilang event. Good evening, everyone! Nakangiting sigaw ni Celestia. Thank you for coming here tonight. Wala talaga akong masabi pa, kundi maraming salamat sa pagpunta ninyo sa pinakamasayang araw ng buhay ko. The masquerade event is about to start. Naghiyawan ang mga businessmen, ganun din ang mga businesswoman, at iba pang kasali sa kanilang masquerade event. Natatawa si Celestia at agad na bumaba at kumuha ng alak. Kakabalik lamang niya sa Pilipinas dahil na-miss niya na ang kanyang lolo kasama ang kanyang mga magulang. Lolo! Nakangiting tawag ni Celestia. Iha! Kailangan ko ba talagang magmaskara? Nakangiwing tanong nito. Natawa naman ang dalaga. Oo naman po! Iniayos ni Celestia ang silver maskara ng kanyang lolo. Para saan pa po ang theme kung hindi ka rin naman pala magsusuot ng maskara, hindi ba? Napailing si Armando. Hay nako! Kakauwi mo pa lamang sa Pilipinas! Eh, hindi ka ba napapagod? No, lo. Besides, gusto ko po munang mag-enjoy dahil alam kong marami naman akong gagawin na dress, gowns at iba pang related ko sa trabaho. Masayang-masaya si Celestia sa party na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Ito na rin ang way para kalimutan ni Celestia ang kanyang ex-boyfriend na niloko lamang siya at ipinagpalit sa foreigner. Huminga ng malalim ang dalaga at napatingin sa entrance na may pumasok na isang matikas, matangkad at kapansin-pansin na businessman. Oh my God! Si Cleo! Tumili ang kaibigan ni Celestia na si Vivian. My goodness! Kahit nakasuot ng maskara, halatamang siya talaga eh, no? Natawa ang isa pa niyang kaibigan. Pero, kasama naman niya ang ex-girlfriend niya. Balita ko, laging niloloko ng babaeng yan si Cleo. Pero pinagbibigyan niya lang. Wow, ang tanga niya. Bulong ni Celestia at saka uminom ng tequila at kumuha ng lemon. Nag-enjoy si Celestia at painom-inom ng tequila hanggang sa makaramdam ng hilo. Sino-sino na lamang ang kanyang kinakausap at hinahawakan dahil sa lasing na siya. Natawa si Celestia at itinulak ang lalaki na hinalikan ang pisngi niya. I'm not interested to you. Why not? Malakas ring sigaw ng lalaki. Hindi nila naririnig ang isa't isa dahil sa malakas na tugtog sa hired DJ. Umiling lamang si Celestia. Naliit ang kanyang mga mata nang makita ang sinabi ni Vivian. Lumakad siya doon at sumandal sa island counter at kunwari pinapanood ang mga tao. Hindi niya pinansin ang lalaki. Ang kagandahan sa kanilang party ay may kwarto para sa mga guests. Hanggang sa third floor ay available ang mga kwarto. Bago ka lang ba dito? Tanong ni Celestia. Ngayon lang kita nakita. Sinong kasama mo? Inayos ni Celestia ang kanyang maskara. Nope, I'm with Sarah. Tipid na sagot ni Cleo at pinagmasdan si Celestia. Parang lahat ng tao, kakilala ka. Well, maybe ako. Hindi. Well, everyone knows me and wants me. At hindi na bago yun. Uminom si Celestia ng alak. Kapag pakiramdam mong inaanto ka na, umakyat ka na lang sa kwarto ha. Bye. Umikot ulit si Celestia sa kanyang mga kaibigan pero ramdam na niya ang kalasingan. Huminga ng malalim si Celestia at kaagad na naglakad papunta sa second floor. She needs to sleep. Hindi na maayos ang lakad ni Celestia, ngunit dahil gusto na niyang matulog, ay sinikap niya. Nakarating siya sa isang kwarto at agad iyong binuksan. Finally! Sigaw ni Celestia at hinubad ang kanyang dress. Natira na lamang ang kanyang bikini at ang kanyang maskara. Natigilan ang dalaga nang makita ang isang lalaking nakatalikod doon. Wala itong suot na pang itaas at tanging boxer lamang ang suot. Napalunok si Celestia at dahan-dahan na naupo. Hey! Malambing na tawag ni Celestia at tinapik pa ang lalaki. Mumuso ang dalaga at hinaplos ang malapad nitong likod at nag-flex ang braso nito at hudyat na nagising na. Wake up! What? Paos na boses nito. This is my room.
Lasing na saad ni Celestia at humiga sa kama. Ang init! Nakaramdam si Celestia na may gumalaw kaya't napatingin siya roon. Napasinghap siya nang makita ang berde nitong mga mata. Napakurap si Celestia at agad na hinaplos ang mata nito. Your green eyes. Aksidente namang natamaan ni Celestia ang ilaw, kaya naman pulang ilaw na lamang ang nakabukas. Oops! Sorry! Tumawa si Celestia at inaayos ang kanyang bra. What are you doing? Tanong ni Cleo sa kanya. Umiwas siya ng tingin ngunit bumalik din iyon. Dumako ang paningin ni Cleo sa gatas nitong mga hita, papunta sa mayayaman nitong dibdib. Are you... Nagulat si Cleo ng agresibong hinila ni Celestia ang kanyang batok. Tumama siya sa maskara ng dalaga at natawa. Nagtagis ang panga ng binata dahil alam nitong pinaglalaroan lamang siya ng babae na nasa kama niya. Hindi nito nakikita ang mukha ni Celestia ngunit gustong gusto ni Cleo yung maramdaman ang init ng katawan ng dalaga sa ibabaw niya. Are you done teasing me? Ngumuso ang dalaga at tumayo para umupo sa mga hita ni Cleo na nakaupo. Pinalandas ni Celestia ang kanyang matulis na kuko sa malapad na dibdib ng lalaki. Nananatiling nakatitig ang binata sa kanya. Bakit? Naaasar ka na ba? Ngumisi si Celestia at hinalika ng pisngi ng lalaki. You're in my room, mister. Hinalika naman ni Celestia ang liad ni Cleo na mas nagtagis ang panga. No, you're in my room. Bulong ni Cleo at mabilis na natanggal ang bra ni Celestia. Nagsalubong ang kanilang mga labi at agresibo ang paggalaw nilang dalawa. Itinulak ni Celestia si Cleo at naupo sa mga hita nito. Agad na napaibabaw si Cleo sa kanya. Bawat haplos nito ay tumitindig ang balahibo ng dalaga. Sa bawat pagdampi ng mga labi ng binata ay nanginginig si Celestia. Naglililiyad sa init na hatid nito sa kanya. Damn, ang ganda mo. Bulong ni Cleo. Akmang tatanggalin nito ang maskara nang pigilan siya ng dalaga. And why? Huwag mong tanggalin. Ayaw mo ba ng thrill? Natawa si Cleo. Tila ba may bago siyang kakaadika na babae. You turn me on. And that's a thrill. Biglang napatawa si Celestia at sinalubong ang bawat galaw, haplos at halik ni Cleo sa kanya. Sa gabing yon, sa kama ni Cleo, ginawa nila ang isang bagay na magbabago sa kanilang buhay. Ang gabing kasama si Cleo at ang babae na nasa pulang maskara. Cade? Kyle! Maaga pa lamang ay gising na si Celestia para ipaghanda ang mga gamit ng kanyang anak. 6 na taon na ang nakalipas ay naninirahan si Celestia sa ibang bansa nang malaman na buntis siya at isang Montenegro ang ama, ngunit umuwi rin dahil sa negosyo. Takot ang dalaga dahil lalaking nakasama niya ay itinakda palang ipakasal sa umano ay ex-girlfriend nito noon. Mommy! Tawag ni Cade. Ito ang panganay at minuto lamang ang pagitan nila ni Kyle. Ngumiti si Celestia sa anak. Halika na kayo, kumain na tayo. Ano pong ulam, Mommy? Tanong ni Cade. Eddie, yung favorite mong nuggets and bacon. Nakangiting saad ni Celestia. Tumawa ang anak at agad na naupo sa upuan kasama ang kambal. Napangiti si Celestia nang makitang ang gwapo ng kanyang kambal at nakuha nito ang berdeng mga mata ni Cleo habang si Kyle naman ay nakuha nito ang berde sa kaliwang mata at sa kanan naman ay kulay brown, kagaya ng kanyang mata. Papasok na kasi sa work si Mommy. Doon muna kayo kay Lolo Armando, okay? Nakangiting saad ni Celestia. May big offer kasi kay Mommy eh, kaya kailangan kong pumunta doon. Okay po, Mommy. Uuwi ka po ba kaagad? Malambing na tanong ni Kyle sa kanya. Tumango naman ang dalaga. Susunduin ko kayo mamayang gabi. Dire-diretso ang pagkain ng kanyang mga anak at ito rin ang unang beses na lalabas si Celestia dahil ilang taon na siyang nagtatago at nagpahinga sa kanyang negosyo. Everyone is waiting for her to come back, kaya naman kailangan niya ng kumilos talaga. Ngayon na may anak na siya, mas kailangan niya talagang magtrabaho. Tara na! Nakangiting saad ni Celestia.
Dala ang bag sa likod ay dahan-dahan na inalalayan ni Celestia ang kambal. Bumuntong hininga siya dahil naalala niya ang lahat ng hirap at pagod niya sa dalawa. Kung hindi lamang siguro siya takot, ay sana'y nabigyan niya ng kumpletong pamilya ang kanyang kambal. Bumuntong hininga si Celestia at pumasok. Mami, gusto ko na pong mag-school. Mumuso si Cade. Ha? About that, anyway. Na-enroll ko na kayo sa malapit na school. Inaasikaso ko na lamang ang mga gamit niyo. At pwede na kayong pumasok sa Monday or kapag tumawag ang teacher sa akin. Pagkatapos niyang ihatid ang kanyang mga anak ay nakatanggap siya ng email tungkol sa offer ng collaboration. Ngumisi si Celestia at agad na pinuntahan ang address dahil doon ay naghihintay ang kanyang assistant. Ma'am! Sigaw ni Avril, ang assistant ni Celestia. Hey! Sinong kakausapin natin dito? Tanong niya at isinarado ang pintuan ng kanyang kotse. Mrs. Montenegro po. Nakangiting saad ni Avril. Siya po ang CEO ng company na to. She wants to talk to you dahil nalaman niyang fashion designer ka. And siya rin ang nag-offer ng malaking halaga para sa'yo. Kusang natigilan si Celestia. Nag-iisa lang naman ang Montenegro sa Pilipinas. Hanggang sa makapasok ay tila walang boses ang dalaga ngunit kabadong-kabado siya. Hindi naman siya nito kilala, hindi ba? Hindi naman nito nakita ang kanyang muka nung gabing yun. Pumikit ng mariin si Celestia at narinig ang pagbukas ng elevator, kaya't dumilat siya. This way, ma'am. Inilahad nito ang kamay sa daraanan. Ang company po nila ay gustong makipag-collaborate sa inyo. They're making one-of-a-kind jewelry here in the Philippines. Gusto nilang maging kakolab ka at palakihin ang connection mo sa iba't ibang bansa. Paliwanag ni Avril. Well, that's great. Ngumiti naman si Celestia. Nakarating sila sa opisina ni Mrs. Nadia Montenegro at mabilis na nakapasok doon. Ngumiti agad si Celestia nang maabutan ng matanda na umiinom ng kape. Napatayo pa ito at binitiwan ang baso ng kape at tumawa. I'm sorry, I was just having my coffee. Natawa ang matanda. No ma'am, it's okay. Pinapunta niyo raw po ako dito regarding sa email na sinend po ninyo. Yes, iha. Nabasa ko kasi na sobrang popular mo sa ibang bansa sa paggawa ng mga damit. Naisip ko na if we go to a collaboration, mas maganda ang magiging kakalabasan. We will benefit from each other. And at the same time, magkakaroon ka ng maraming exposure. Marami akong kakilala na nag-work sa mga magazines. Are you a model? Halata ang saya sa tono ng boses ni Miss Nadia habang kausap siya. Tumango naman ang dalaga. Yes ma'am, until now, nagmo-model pa rin po ako pero as of now, madalang po akong tumanggap ng project dahil marami po akong pending na kailangan na gawin. Oh, that's nice. Napaka-busy person mo naman pala. Hinakakatuwang tinanggap mo ang alok ko kahit na busy ka. Ha, excited na talaga ako. Napapalakpak pa ang matanda. So, pag-usapan na natin ang business. Are you in? Tumango si Celestia. Yes, ma'am. Pinag-usapan nila ang gagawin at mga projects na kailangan nila. Masaya si Celestia dahil nakakagawa siya ng maraming ideya dahil na rin sa tulong ni Nadia. Nakakatuwa na magaling si Nadia sa pagpaplano at naging komportable naman agad si Celestia sa kanya. Sandali lang! Dito ka na kumain! Nag-order ako ng pagkain para sa inyong dalawa. Nakangiting saad ni Nadia. Alam mo, iha! Kanina pa talaga kita pinagmamasdan, eh napakaganda mo. Ma'am naman, kayo rin naman po eh. Napakaganda po ninyo. Nagtawanan silang dalawa ngunit natigilan si Celestia nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwal noon si Cleo, kasama ang isang babae. Napakurap si Celestia at napalunok nang makita si Cleo na humalik sa kanyang ina at ngumiti. Mom, I forget my folders here. Napatingin si Cleo kay Celestia. Visitor? Pinagmasda ni Cleo ang dalaga na nakaiwas ang tingin. Oh, yeah! This is Miss Celestia Magdayaw. Siya yung sinasabi ko sa'yo na magaling na fashion designer. Oh!
pwede ko rin pala siyang gawing designer ng wedding gown ko. Right, Cleo? Nakangiting saad ng babae. Oh, by the way, I'm Narisa. Pilit ang ngiting ipinapakita ni Celestia at kinakabahan siya sa tingin ni Cleo, ngunit mas napansin niya ang paghawak ni Naresa sa braso nito. So, tuloy ang kasal. Tiningnan ni Celestia si Cleo ng mariin na nakatingin sa kanya. What? Kilala ba siya nito? O naaalala ba siya ni Cleo? The tension is so hot, ha? Huh? Natawa si Nadia at pilit naman na tumawa si Celestia. Anyway, iha, makakatrabaho mo rin pala ang anak ko in this project. Po? Yes, he's quite good at observing. Siya palagi ang nag-a-approve ng mga design at quality ng isang bagay. Siya rin ang madalas na nandito sa opisina ko kapag wala ako. Ngumiti si Nadia. Cleo, please be good to her, ha? Hindi pwedeng mawala si Celestia sa project ko. Sa huling pagkakataon ay ngumisi si Cleo. I promise to be good to her, Mom. Inilahad nito ang kamay kay Celestia. And welcome to our team. Nagdadalawang isip man ay inilahad rin ni Celestia ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang pagpisil ni Cleo sa kanyang palad. Agad na binitiwan ni Celestia ang kamay ni Cleo. Thanks. Ngumiti na lamang siya. Umagang-umaga pa lamang ay abala na si Celestia sa paggawa ng dress. Bilang isang fashion designer ay napakahirap ng ginagawa niya. Mula sa sukat ng tela, pananahi at sobrang hirap. Dagdag pa na nawala siya ng ilang taon at ngayon na lamang ulit siya nakabalik sa industriya. Ma'am, nag-send na raw po ng jewelry sa kabilang kumpanya. Imporma ni Avril sa kanya. Tumango naman si Celestia. I will check them later. May iba pa ba akong meetings? Well, gusto raw po kayong makita ni Mr. Cleo. And yung mga gowns at dresses na ipinapagawa nila pwedeng itandem sa mga jewelries. Saad ni Avril. Bumuntong hininga si Celestia at tumango. Hindi pa nga siya tapos ay gusto na nitong makita ang kanyang mga gowns. Mabilis niyang inasikaso sa mannequin ng mga dresses at gowns. Napangiti siya dahil napakaganda ng gowns na ginawa niya para sa mga bata. Hello, Miss Nadia? Tawag ni Celestia. Iha, pwede ka bang pumunta dito? Gusto ko sanang makita mo yung ibang necklace. Nandito rin kasi ang modelo at magpo-photoshoot silang lahat. So as a model, gusto ko na malaman ang feedback mo. Ngayon po ba? Yes, iha. If it's okay to you. Yes. Okay lamang naman po. Nakangiting saad ni Celestia. Papunta na po ako dyan. Kagaya ng utos ni Nadia ay agad na pumunta si Celestia. Bumaba siya sa kanyang kotse, dala ang dalawang box ng cupcakes. Huminga siya ng malalim at agad na pumasok doon. Pumunta siya sa second floor dahil nandoon ang buong studio para sa mga models. Good morning, ma'am! Bati ng isang empleyado sa kanya. Good morning! Nasa tamang floor ba ako? Opo. Nako, totoo nga po palang sinabi nila ang ganda-ganda mo po. Nahihiyang saad ng babae. Napangiti naman si Celestia. Pero dito po yung studio. Pasensya na po. Natawa naman siya. Thank you. Ikaw rin. Maganda ka. Salamat po. Nakangiting saad nito. Pumasok siya sa loob at naaputan si Nadia na pinapagalitan ng isang modelo. Gulat na napatingin si Nadia sa kanya nang umiti at marahan na naglakad papunta sa kanya. Nandito ka na pala! Para po sa inyo. Ngumiti si Celestia at agad na ibinigay ang cupcakes. Oh, these are my favorites! Thank you! By the way, sila nga pala ang mga modelo ng necklaces at earrings. Hindi ko alam kung anong mali sa kanila at hindi nila magawa ng maayos ang mga trabaho nila. Mukhang problemado talaga si Nadia. Tiningnan ni Celestia ang babaeng modelo at baka sa kanila ang hiya at lungkot. Nakatingin si Celestia sa dressing room at nakitang sabay na lumabas si Nariza at Cleo. Natigilan naman si Celestia lalo na't nakita niyang pinupunasan ni Nariza ang pawis sa leeg niya. Celestia! Pukaw ni Nadia sa atensyon ni Celestia nang makita ang reaksyon nito. Kumurap ang dalaga. I'm sorry po. Maybe I can help.
Please, Iha. I'm so tired na kasi. You can do whatever you want. Kung gusto mong gamitin ang mga products, then go. Tumango naman ang dalaga. Pinanunood ni Cleo si Celestia. Nasa dibdib niya ang kanyang mga braso habang Mariina pinakatitigan ng dalaga. Imposibleng hindi siya nito nakikilala dahil tandang-tanda pa ni Cleo ang postura at mga mata nito. Mas maganda siguro kung dito ka sa left side since earrings naman ang suot mo. At ikaw naman, dun ka sa right side. Rinig ni Cleo si Celestia at ito na mismo ang humahawak sa mga modelo. Gitna ang necklace to emphasize, dito ka sa ibaba niya, and humawa ka sa hita niya. That's it! It's fine, first time pa lang naman eh, mag-e-improve pa kayo for sure. Ngumiti ang dalaga sa kanila. Nanliit ang mga mata ni Cleo. Ang ngiti ni Celestia ay katulad sa babaeng nasa kwarto niya noong gabing iyon. Huminga ng malalim ang binata. Kung hindi dahil sa kanyang mommy, hindi niya matatandaan ang mukha ni Celestia. She's pretty, right? Bulong ni Narisa. She is. Sagot naman ni Cleo. Natawa ang dalaga. Why can't you accept the fact na hindi kanya kilala? May bahid ng pait ang boses ni Narisa. Umaksyang hindi kanya kilala. Hindi mo ba naaalala na muntik na niya tayong sirain? She's the lady in the red mascara, Cleo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Narisa. Mariina bulong ni Cleo kay Narisa. Kailangan ko pang malaman kung siya nga ba. O baka nagpapanggap lang siya. Besides, iniiwasan niya ako. Yes, she has to. Because you're with me. Ano pa bang kailangan mo sa kanya? We're almost getting married. Inis na tiningnan ni Cleo si Narisa. Hindi ako ikakasal sa'yo, Narisa. Ilang beses ko bang sinasabi sa'yo? Tapos na tayong dalawa. Matagal na panahon na. Pinapayagan lang kitang sumama dito dahil modelo ka ng kumpanya. Nagtagis ang panga ni Narisa. Ganyan ka kasi nandito sa Celestia? Ang babaeng sumira sa relasyon nating dalawa. Na pumayag na ikaman ng isang Cleo Montenegro? Unbelievable! Natawa si Narisa. At ano? Aasa ka ba na babalikan ka niya? Can't you see? Wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi na lamang pinansin ni Cleo si Narisa at nakafocus na lamang kay Celestia. Natigilan siya nang makitang ginawa nito ang pose ng isang modelo. Napalunok si Cleo at nakita ang ngisi ni Celestia. Bumuntong hininga siya at umalis para kumuha ng kape nilang dalawa ni Celestia. Oh, saan ka pupunta? Sigaw ni Narisa sa kanya. Shut up, Narisa. Leave me alone. Mabilis na lumakad si Cleo, paalis. Pagod na umupo si Celestia. Napangiti siya nang muling makuha ang mga modelo, ang gusto niyang gawin at ang mga pose na ipinapakita niya. Nang matapos sa ginagawa ay naisip ng dalaga na lumabas at naabutan si Cleo na nasa island counter ng kitchen. Coffee? Tanong ni Cleo at inurong ang kape para kay Celestia. Thanks. Tumayo si Celestia at sumandal sa island counter sa tapat ni Cleo. Bakit ka umalis doon? Nagwawala si Narisa. Pabayaan mo siya. Napaismid si Cleo. You like wearing red, no? Oo. Natawa si Celestia para maiwasan ang kaba na kanyang nararamdaman. Lagi nga ako nakasuot ng red. Maski kotse ko, color red. You know what? I like red too. Di na may ibang kahulugan ang sinasabi ni Cleo dahilan para matigilan si Celestia. Tiningnan ni Celestia si Cleo na nakatitig naman sa kanya. Tumayo ito at dahan-dahan na pumunta sa kanya. Mas lalong natigilan si Celestia nang lumapit si Cleo at itinapat nito ang bibig sa kanyang tenga. Always wear red colors, Celestia. Bulong pa ni Cleo at hinalikan ang tenga niya. Napalunok na lamang si Celestia at tila nang hihina sa ginawa ng binata. After this project, kailangan nating mag-usap. Inayos nito ang kanyang buhok at hinaplos nito ang kanyang pisngi bago ito tuluyang umalis. This is approved. Napangiti si Celestia sa sinabi ni Cleo sa kanya.
Ito ang una niyang tatlong dress na bagay sa sinend nilang jewelries. Bumuntong hininga si Celestia nang makita kung gaano kabagay ang emerald necklace sa kanyang dress na ginawa. Pinalandas ni Celestia ang kanyang kamay sa dress at hindi maiwasan na mapangiti. The details are so accurate, puna ni Cleo. Hindi ko napansin na may nakatago pala sa dress. So doon tayo mag-improve, tumango si Celestia. Nakalimutan ko lang tanggalin kanina pero inayos ko naman na siya. Tumango na lamang si Cleo. So, we're done? Pwede na tayong mag-lunch. Tayo? Ang akala ko ba may meeting ka? Sabay na tayong kumain. Bumuntong hininga si Celestia at agad na sumunod kay Cleo. Sabay silang lumabas ng studio at natigilan si Celestia nang makita si Narisa. Tumaas naman agad ang kilay nito at agad na lumakad sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Celestia si Narisa na nakatitig lamang sa kanya. Saan naman kayo pupunta? At kayong dalawa lang? Dahan-dahan na tiningnan ni Narisa si Cleo. Kakain kami sa labas. Nang hindi ako kasama? Ano ba ako dito, Cleo? At palagi mo nalang ipinaparamdam sa akin na mag-isa ako. You're overreacting, Narisa. Celestia is our guest. Parte siya ng kumpanya at kailangang alagaan. Ano bang sinasabi mo? Napalunok si Celestia. Nag-aaway na naman silang dalawa dahil sa kanya. Hinawakan ni Celestia si Cleo dahilan para mas lalong kumunot ang noo ni Narisa. It's fine. May baon naman akong lunch. So, pwedeng kayo na lang ang kumain sa labas. Ngumiti si Celestia at binitiwan si Cleo. See? Celestia agreed with me. Thanks, Celestia. Mabuti na rin at hindi ka pumayag dahil pag-uusapin namin ni Cleo ang tungkol sa kasal namin. Ngumiti na lamang ang dalaga. Congrats. May pait sa boses ni Celestia. I have to go. Mabilis na naglakad si Celestia at agad na pumunta sa kanyang opisina sa kumpanya ni Cleo. Huminga ng malalim ang dalaga at naisip ang kanyang mga anak. Ano na lamang pala ang sasabihin niya nang sa ganon ay hindi pa rin niya nakakausap ang ama ng kambal niya. Celestia, Cleo opened the door. Napasinghap ang dalaga at agad na humarap kay Cleo. Oh, ang akala ko ba kasama mo si Narisa? Bumuntong hininga naman si Cleo. I rejected her lunch. Pag-amin ito at gulat na napatingin kay Celestia. Sinabi ko sa iyo kanina na sabay tayong kakain, hindi ba? So, bakit mo naman ako iniwan doon? Humarap si Celestia at napalunok. Kasi hindi naman tama na maiwan doon si Narisa at sa akin kasasabay. At saka, di ba, pag-uusapan niyo yung tungkol sa kasal niyo? Inis na tiningnan ni Cleo si Celestia. Wala naman akong pakialam sa kasal na yun, Celestia. Kapag sinabi kong magkasabay tayo, gagawin ko. Bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Tinitigan niya si Cleo at inilapag nito ang pagkain sa lamesa sa harap ng sofa. Napatingin doon si Celestia at agad na naupo at pinanood lamang si Cleo na ayusin ang pagkain nilang dalawa. Let's eat. Malamig na sabi ni Cleo sa kanya. Hindi naman gumagalaw ang dalaga. Nagangat ng tingin si Cleo sa kanya. Come on, Celestia. Narisa is nothing to me. Mas gusto ko pang kasabay kang kumain. Umiwas ng tingin si Cleo at nagsimula ng kumain. Thank you. Hindi ka ba hahanapin ni Narisa? Kasama niya ang mga kaibigan niya. Tumango si Celestia at pinakatitigan ng binata at ang berde nitong mga mata. Kuhang-kuha talaga ng kanyang mga anak ang mata nito. Napangiti si Celestia at agad na kumain. Sir, naiwan niyo po. Maya-maya lamang ay may biglang pumasok doon. Yung red mascara po. Leave it there. Okay, sir. Good morning, Miss Celestia. Ngumiti ang babae. Ngunit hindi magawang ngumiti ni Celestia dahil sa mascara ang nasa lamesa. Napalunok siya dahil na kay Cleo pa rin pala ang mascara na ginamit niya nung party. Kanino yan? Tanong niya. Oh? Hindi mo ba alam kung kanino yan? Sarkastikong tanong ni Cleo sa kanya. Hindi. Hindi ko alam na may maskara ka. Mahilig ka sa maskara?
I like the color. So many memories. Ngumisi si Cleo sa kanya. Napalunok si Celestia at tinitigan ang maskara bago umiwas ng tingin. Hindi naman ito nakita ang kanyang muka, kaya't bakit naman siya nag-aalala? Walang nakakita sa mukha niya noong gabing yon. Tiningnan ni Celestia si Cleo na tahimik na iginagalaw ang cellphone. Nagpapanggap ba si Cleo o baka naman hinuhuli lamang siya? Anyways, thank you for today. Ngumiti si Cleo sa kanya. Sa susunod, kapag sinabi kong magkasama tayo sa isang bagay, magkasama tayo. Ha? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kilala mo ba ako? Kinakabahan na tanong niya. Tinitigan ni Cleo si Celestia. Alam kong bagong magkakilala pa lang tayo, Celestia. Pero, kilala kita. Bumuntong hininga si Cleo at kinuha ang kanyang maskara. Wait, paborito mo ang red, di ba? Feeling ko bagay sa'yo to. Hindi na nakagalaw pa ang dalaga at isinuot ni Cleo ang maskara sa kanya. Nanginginig ang labi ni Celestia nang makitang natigilan si Cleo na nakatitig sa kanya. Kinakabahan siya. Hindi na nagawa pang gumalaw ng dalaga pero dahil sa pagtitig ni Cleo ay agad siyang tumayo. I have to go. Natatarantang saan ni Celestia at mabilis na lumabas ng opisina. Napangisi naman si Cleo at binitiwan ng maskara. Si Celestia nga ang babaeng nakasama niya. Wala lang siyang natatandaan dahil lasing siya pero kabisado niya ang katawan nito. Oh, bakit nagmamadaling umalis si Celestia? Bungad na tanong ni Nadia. Mom, I found her. Sino? The red mask girl. Siya, si Celestia. I knew it. Kumunot ang noo ni Nadia. Sa masquerade party? Years ago? Hindi mo ba siya kilala? Nag-iisang anak lang naman siya ng mga magdayaw at nag-iisang babae sa pamilya, maliban sa kanyang ina. Akala ko ba kilala mo siya? Her face is all over the world, Cleo. Hindi alam ni Cleo o sadyang wala lang siyang pakialam noon na kilalanin ng babaeng nakasuot ng pulang maskara. Napatingin si Cleo sa kanyang ina na nagtataka. Huminga ng malalim si Cleo dahil ngayon ay nasa poder na niya, si Celestia. Hindi na niya hahayaan pa na makawala ito. Then, give her more projects, ma. Seryosong saad ni Cleo. Pinahihirapan mo si Celestia. Hindi pa nga tapos yung project. Mom, ang importante ngayon kasama ko na si Celestia. Bigyan mo siya ng maraming project, endorsement, or pay her as a model. Kalmadong saad ni Cleo. As long as hindi siya makakaalis dito sa kumpanya, then good. Ayun lang po ang hinihiling ko sa inyo, Mami. Napatingin si Cleo sa kanyang cellphone at mas lalong napangiti nang makitang tumatawag ang investigator niya. Sir, confirmed. Two boys. Seryosong saad nito sa kabilang linya. Give me their names. Cade and Kyle Magdayaw, sir. Seryosong saad nito sa kabilang linya. Tumango naman si Cleo at napahawak sa kanyang dibdib. Alam niya at sigurado siyang nagbunga ang ginawa nila ni Celestia. Siya ang una ni Celestia kaya naman siya ang magiging huli. Lalo pat may anak sila. Oo, anak at kambal pa. Get ready for your punishment, Celestia. Bulong ni Cleo habang nakatingin sa pulang maskara. Ngayong araw ang bonding nila Celestia at ng kanyang kambal. Tuwing day off ni Celestia ay lagi silang pumupunta sa park para mag-picnic kasama ang kanyang kambal. Gawain na nila iyon para hindi mawala ang bonding nila. Mommy! Get her bag! Sigaw ni Cade mula sa itaas. Alin doon? Yun bang brown na basket or yung white one? Itinaas nito ang dalawang basket na pang-picnic. Brown one, Cade! Sigaw naman ni Celestia. Kyle, get the fruits! Utos nito sa kanyang anak. Pagkatapos nilang mag-asikaso ay agad na nilang inilagay sa compartment ng kotse ang kanilang mga gamit. Araw ng Linggo kaya naman bago sila dumaan sa park ay dumaan na muna sila sa simbahan para magdasal. Nakangiting pinagmasda ni Celestia ang mga anak na nakaluhod at tahimik na nagdadasal. Dear God, I hope na makita ko na po si Daddy. Tahimik na dasal naman ni Kyle. Me too, Papa Jesus.
Sana po makasama na po namin si Daddy. Nakangiting dasal naman ni Cade. Natigilan si Celestia at pinagmasda ng kanyang mga anak. Napalunok pa siya dahil hindi na nga pala bata ang mga anak niya. Eventually ay hahanapin na rin nila ang presensya ng kanilang ama. Huminga ng malalim si Celestia na kailangan niya na sigurong kausapin si Cleo o kung may tamang oras pa ba para doon. Tara na mga anak. Yes, Mommy. Excited na saad naman ang kambal. Napatingin ang dalaga sa katapat nilang kotse at nakitang pamilyar iyon o baka naman sa kabilang parking iyon. Umiling na lamang si Celestia at agad na sumakay sa kotse para pumunta sa park kung saan madalas na nandoon ang ibang bata kasama ang kanilang mga magulang. Nang makarating ay agad siyang tinulungan ng kambal sa paghahanda ng tela at iba pang pagkain. Ang init po, Mommy. Dito po tayo sa tree, Mommy. Natatawang saad ni Cade. Sige, nakangiting saad naman ang ina. Masaya na kayo ngayon? Opo, maglalaro po kami ni Kuya Cade sa kabila. Hindi po malayo sa inyo. Tapos po, panoorin niyo po kami, Mommy, ha? Nakangiting sabi ni Kyle. Tumango naman si Celestia at pinunasan ng pawis ng kambal. Kagaya ng sinabi nito ay nanatili si Celestia sa ilalim ng puno at pinagmasdan ng kambal na naglalaro. Huminga ng malalim si Celestia dahil hindi niya na alam ang susunod na gagawin o hakbang. She wants to tell Cleo but she's afraid to ruin everything. Cade, careful! Sigaw ni Celestia. Kumaway lamang ang kambal kaya't napailing ang dalaga. Hinanda niya ang mga tinapay na may peanut at strawberry jam. Inihanda niya rin ang juice ng kanyang kambal. Natatawa na lamang si Celestia sa tuwing naririnig ang halakhak ng mga anak niya. Hero, your sandwich! Nakangiting sabi ni Celestia. Strawberry jam for you, Cade? My favorite! Nakangiting saad naman ni Cade. Mommy, when po kami pwedeng makasama po sa work niyo? Siguro pagkatapos na lang ng project na ito, anak. Marami pa kasing ginagawa si Mommy eh. Pero siguro kapag wala na kayong pasok, pwede na kayong sumama. Nagsimula na rin kasi ang kanyang mga anak sa pagpasok kaya naman nahahati na ang oras nito sa pag-aaral at paglalaro. Hindi naman nagsasayang ng pagod si Celestia dahil laging nasa honor list ang kambal. Cade, bantayan mo muna yung kapatid mo. Magsi-CR lamang si Mommy, okay? Mahinahon na paalala ni Celestia. Opo! Ngumiti naman si Cade habang umiinom ng juice. Cade, ang kapatid mo. Mabilis na naglakad si Celestia papunta sa malapit sa restroom. Mabuti na lamang ay sa park kung nasan sila ay maliit ang restroom. Pumasok doon si Celestia dala ang tissue. Hindi rin naman nagtagal ay lumabas siya at matagal na itinali ang kanyang dress bago naglakad. Habang naglalakad ay nakita niya ang kambal na nagtatawanan habang may hawak ng mga laruan. Oh, saan galing ang mga yan? Tanong ni Celestia at buong pagkatao niya ay kabado. Kay Daddy po! Nakangiting saad ni Kyle. Tinapik siya ni Cade kaya't itinikom nito ang kanyang bibig. Pinakatitigan ni Celestia ang kanyang anak. Cade? May halong pagbabanta sa boses ni Celestia. Ngumuso si Cade. Galing po kay Daddy. Pinabibigay daw po eh. Napasinghap ang dalaga at napatingin sa kanyang paligid. Tiningnan niya ang bawat puno at baka makita niya si Cleo. Tiningnan niya rin ang mga bench at baka nandoon nga ang lalaki. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napatingin sa kambal na masyadong masayang naglalaro ng kani-kanilang dinosaurs at baka sa mga berde nitong mga mata. Ang sobrang saya. Napangisi si Cleo habang sakay ng kanyang kotse at pinagmamasda ng dalaga. Siya ang nagbigay ng dalawang laruan sa mga bata at aaminin niyang gumaan ang pakiramdam niya nang makitang nakuha ng mga ito ang kanyang mga mata. Celestia! Sagot ni Cleo sa tumatawag na si Celestia. Sinusundan mo ba kami? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Nagtagis ang panga ng binata. Ikaw, sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ha, Celestia? Hiding my twins from me? Really? Natahimik ang kabilang linya kaya't mas lalong lumapad ang ngiti ni Cleo. Tiningnan niya si Celestia mula sa kung saan siya nandoon at nakitang nakatingin si Celestia sa kung saan.
Sa likod nito ay ang kambal na naglalaro lang. Leave my kids alone, Cleo. Masaya na kami. At ganun ka rin sana kay Narisa, kaya pwede ba? Patahimikin mo na ang buhay ng mga anak ko kung hindi mo sila kayang panindigan. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi ba dapat ako ang magalit sa'yo? Kumunot ang noo ni Cleo. Hindi ko pa malalaman kung hindi ko pa makikita si Lestia. Bukas na bukas mag-uusap tayong dalawa. At hindi mangyayari yon, Cleo. Natawa si Cleo nang ibaba ni Celestia ang tawag. Bumuntong hininga na lamang siya. Kung hindi lang siya marunong magpigil, ay baka tumakbo na siya sa kanyang mga anak. Napahilamos na lamang ang binata at saka tiningnan ang kambal. Napangiti si Cleo nang maalala kung gaano kaganda ang mga mata nito, lalo na yung bunso. Mom! Tawag ni Cleo sa kanyang ina. Oh, Cleo, nasan ka? Hinahanap ka ni Narisa. Do we have an event tomorrow? Tanong ni Cleo, hindi pinapansin ang sinabi ng kanyang ina. Yes! Bukas ang fashion show ng mga ginawang damit ni Celestia. Why? Nagtatakang tanong nito. Invite the Magdayos family. All of them. Seryosong tinignan ni Cleo si Celestia na nagliligpit. Kailangan kong makausap si Celestia, Mom. What? At bakit naman? Ikaw ha, nakakahalata na talaga ako sa'yo. Anong meron kay Celestia at lagi mo siyang hinahanap? Malalaman niyo rin po bukas, Mom. Sige na, I have to go. I love you. Ibinaba kaagad ni Cleo ang kanyang cellphone. As in, ngayon? Gulat na napatingin si Celestia sa kanyang lolo nang ibigay nito ang invitation card. It was an event held in Montenegro's place. Tiningnan niya ang kanyang lolo na nakatingin rin sa kanya at hinihintay ang kanyang desisyon. Ah, oo nga pala. Napapikit si Celestia at natawa bago itinilat ang kanyang mga mata. Naalala ko, ngayong gabi nga pala yung fashion show. Natawa ang kanyang lolo at pinisil ang kanyang pisngi. Sa dami mong ginagawa ay nakakalimutan mo ng mga event. Natawa na lamang din si Celestia. Sige po, maghahanda na po ako, Lolo. Munti ko nang makalimutan na ngayon pala yun. Kaya pala may nakapack na akong mga dress at gowns. Naghanda na ang dalaga at tiningnan ang kanyang red tube mermaid gown. Huminga ng malalim si Celestia habang nagme-makeup at inaayos ang kanyang buhok. Nakakapagtaka na imbitado silang lahat kasama ang kambal. Napaisip na naman si Celestia dahil mukhang alam na ni Cleo na may anak silang dalawa. Is that good or bad? Anak. Tawag ng kanyang mami na nasa pinto. Nabanggit sa akin ng lolo mo na nagkikita kayo ni Cleo. Nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa kambal mo? Hindi pa nga po eh. Natatakot po ako sa maraming dahilan. Ayoko pong maramdaman ng mga anak ko sa pangalawang pagkakataon na option lamang sila ni Cleo. Ikakasal na si Cleo kay Narisa, Mom. Naiintindihan ko. Pero anak, isipin mo rin ang kalagayan ng mga anak mo. Si Cade, palagi ko siyang naririnig na ikinukwento niya ang dinosaur na galing daw sa daddy niya. Habang si Kyle naman, lagi niyang sinasabi na gusto na niyang makita ang kanyang ama. Natigilan si Celestia. Bumuntong hininga ang kanyang mami at hinawakan ang kanyang kamay. Kaya naman napatingin siya roon at nag-angat ng tingin kay Celestia. Alam ko na mahirap. Pero isa ka ng ganap na ina ngayon, Celestia. You have grown to become a mother. Isa sa priority natin ang kasiyahan ng ating mga anak at lagi natin iniisip kung ano mas makakabuti para sa kanila. Mumiti ang kanyang mami at napatitig si Celestia. Hindi mo maaalis sa mga anak mo ang pangungulila sa kanilang ama. At dahil doon, kailangan mong mamili. Kasiyahan ba nila o magiging desisyon mo para sa kanila? Mami, ang hirap naman po. Nanginginig ang boses ni Celestia. Umiling ang mami niya. Mahirap dahil sinasarili mo. Nahihirapan ka kasi patuloy kang natatakot. Napalunok siya dahil lahat ng sinabi ng kanyang ina ay malaking epekto sa kanya at sa mga anak niya. Totoo naman na nakakatakot pero hindi niya maiwasan na masaktan kapag hinahanap na ng kambal ang kanilang ama na nasa malapit lamang naman.
Pero ano bang magagawa niya? Ikaw lang at tanging ikaw lang ang makakaalam kung anong pwedeng mangyari. Being a first-time mother, it has a lot of responsibilities, a lot of pressure, a lot of challenges. Pero alam mo naman kung ano ang masaya sa pagiging ina. Malambing na niyakap nito si Celestia. Ang makita ring masaya ang anak. That's the most precious, most treasured. Dala-dala ni Celestia sa event ang mga salitang iniwanan ng kanyang ina. Ngumiti siya sa harap ng maraming tao at kumaway. May malaking podium sa harapan na kung saan lalakad ang mga modelo na tinuruan niya. Napangiti ang dalaga nang makita ang kambal na nakasuot ngayon ng maroon tuxedo at puting panloob. Yes, these are my kids. Saan ni Celestia sa isang reporter? This is Cade. Turo nito sa anak na nakangiti. And this is Kyle. Turo naman ito sa anak na magkaiba ang kulay ng mga mata. He looks like Montenegro, sabi ng isang reporter. Are they related to Mr. Cleo Montenegro? Natahimik si Celestia ngunit kalaunan ay ngumiti. Yes, they are Montenegro. Lumakad si Celestia at nahagip ng kanyang mga mata si Cleo na nakasuot ng pula. Napalunok siya nang makitang bumaba ang tingin nito sa kanyang kambal na nag-uusap. Huminga ng malalim si Celestia at agad na umupo kasama ang kanyang mga anak. Ladies and gentlemen, the owner of Adore Jewelries, Mrs. Nadia Montenegro. Sigaw ng MC sa unahan. Nagpalakpakan silang lahat at napangiti si Celestia nang makitang suot nito ang ginawa niyang gown para sa matanda. Pumalakpak rin ang kanyang kambal kaya't natuwa siya. Tiningnan ni Celestia si Cleo na nakatitig sa kanya kaya't mabilis siyang umiwas ng tingin. He's with Narisa. Good evening, everyone! Ngumiti si Nadia at pinagmasda ng lahat. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta ninyo dito. Nais kong pasalamatan ng mga staff, ganun din ang admins, organizers at iba pang nandito. Hinanap ni Nadia si Celestia at nang matagpuan ay ngumiti siya. At syempre pa, para sa gumawa ng aking napakagandang gown, Miss Celestia Magdayaw, the owner of the Celestial Design Collection. Tumayo si Celestia at tumingin sa mga tao. Good evening! Kumaway si Celestia at agad na ngumiti sa mga cameraman na nasa gilid at likod. Umupo si Celestia at nagsimula na ang fashion walk ng mga modelo. Napangisi siya at agad na namangha sa mga modelo na naglalakad ng dahan-dahan. Suot nila ang ginawa ni Celestia at ang alahas na gawa ng mga Montenegro. Ngumiti ang dalaga at napatango-tango. Ilang minuto ang itinagal ng modeling bago siya tawagin sa stage para sa kanyang speech. First of all, ngumiti si Celestia and the spotlight is on her. Thank you, Miss Nadia, for choosing me as your fashion designer and for choosing me to make this event effortless. Sa mga modelo na nandito, ngumiti ang dalaga sa mga modelo na nasa kanyang paligid. Napakaganda ninyong lahat. Nakita ko ang improvement at lakad ninyo sa bawat minuto na nanonood ako sa inyo. Celestial Design Collection is my business, kumbaga. Baby pa lamang sa industriya ng clothing. Marami pa akong kailangan na ayusin at gawin. Pero ito ang pangarap ko eh. Ang makilala ang negosyo ko sa loob at labas ng bansa. Kaya't maraming salamat sa inyo. Napatingin si Celestia sa kanyang kambal at mas lalong ngumiti. To my kids? Yes, I have twins. They're my inspirations. Lahat ng nakikita niyo sa akin, sila. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung bakit mas pinipili kong lumaban araw-araw at magpatuloy sa pagde-design ng mga gowns. Pagkatapos ng kanyang mahabang salita ay agad siyang umupo. Kumain agad sila at nakitang wala si Kyle sa kanyang tabi. Hinanap ng mga mata niya si Kyle dahil ilang minuto na itong wala at nagpaalam na magbabanyo lamang. Mommy, nasan si Kyle? Nasa bathroom daw, kasama niya si Cade. Wala pa rin ba? Umiling si Celestia. Sige po, hahanapin ko na lang. Tumayo ang dalaga at agad na pumunta sa backstage.
Tiningnan ni Celestia ang bawat bathroom, pero nakarinig siya ng iyak kaya naman dali-dali siyang nagtungo doon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Narisa at ang kanyang kambal. Kyle? Cade! Agad na tumakbo ang dalaga papunta sa kambal. Mommy! Yumakap naman kaagad si Cade sa kanya. Napakurap si Celestia at tiningnan si Narisa na hinahawi ang buhok. Tiningnan ni Celestia ang kambal na nakayakap naman ngayon sa kanya. It's okay, nandito si Mommy. Okay lang yan. It's fine. Hinahaplos ni Celestia ang buhok ng mga ito. Mommy, I'm scared! Bulong ni Kyle. She... Hindi na naituloy pa nito ang sasabihin dahil humihikbi na si Kyle. Huminga ng malalim si Celestia at agad na hinarap si Narisa habang nasa gilid ang kambal at nakatalikod. Anong ginagawa mo? Pati bata, papatulan mo? Natawa si Narisa. Wala akong ginawa ha. Kinakausap ko lamang naman sila. Hindi ko alam na ganyan sila kasensitive. Hindi sila iiyak kung wala kang ginawa, Narisa. Kung may problema ka sa mga anak ko, sa akin ka pumunta at hindi sa kanila dahil bata pa ang mga yan. At pwede ba? Diretsuhin mo ako, Narisa. Hindi yung sa mga bata mo ibinubuntong yung maliit at walang kwenta mong problema. Ipinagcross ni Narisa ang braso nito sa dibdib. Matapang ka ngayon? Kasi may anak ka kay Cleo? Bakit? Sa tingin mo ba tatanggapin niya ang mga anak mo? Ikakasal na kami ni Cleo, Celestia. Huwag ka nang umasa na babalikan ka pa niya. One night stand ka lang naman niya eh. One night stand lang ang nangyari sa inyong dalawa. Tandaan mo yan. No hard feelings. No attached feelings. Natigilan si Celestia ngunit hindi siya aalis na wala siyang sasabihin kay Narisa. Mumisi siya. At sa tingin mo naman, pakakasalan ka ni Cleo ngayon? Na nandito kami ng mga anak ko? Natigilan si Narisa at ngumiti. Ngayong nasa likod na niya ang kambal kasama ang kararating lamang na mami niya, huminga ng malalim ang dalaga. Tandaan mo, isang pitik ko lang sa mga daliri ko. Babalikan ako ni Cleo. Kaya huwag ka rin aasa na hindi ko makukuha si Cleo. Ngumiti si Celestia. Walang laban yung singsing mo. Kung mga anak ko ang pag-uusapan, huwag kang mag-alala. Bukas ang opisina ko. Pwedeng-pwede kang pumunta kung gusto mong umiyak. How dare you! Cleo is mine! Wala kang makukuha sa kanya! Sumugod si Narisa ngunit napasinghap si Celestia nang makita si Cleo sa kanyang harapan at hawak si Narisa. Cleo! What are you doing, Narisa? Malamig na tanong ni Cleo. I saw everything. Wala akong ginagawa ha. Kinakausap ko lamang naman. Hindi na nagawa pang pakinggan ni Celestia ang pag-aaway nila at mabilis niyang hinila ang mga anak papunta sa labas. Huminga ng malalim si Celestia at napatingin sa kanyang kambal na nakahawak sa kanyang kamay. It's okay. Kalimutan niyo na ang nangyari. Ngumiti na lamang siya. Hindi naman hahayaan ni Mami na may umaway sa inyo, okay? Opo, Mami. Ilang araw ang nakalipas pagkatapos ng party na yon. Naghanda naman si Celestia sa 7th birthday ng kanyang mga anak. Ngumiti ang dalaga dahil sa ginawa niyang tuxedo para kila Cade at Kyle. Bukas na bukas kasi ay birthday na ng mga anak niya. Ma'am, ready na po ang resort? Saad ni Avril. Ready na rin po ang mga pagkain, waitress at iba pa. Nasend na rin po yung mga invitation para bukas. Thank you, Avril. Sumama ka bukas, ha? Oo naman po, ma'am. Ngumiti siya. Buong araw ay walang kinausap si Celestia dahil abala siya sa birthday ng kambal. Mula sa team ng birthday hanggang sa pagkain ay todo asikaso ang dalaga. Maya-maya nga lang ay bumukas ang pinto at may pagkain na dala si Avril. Kumurap si Celestia sa pagtataka. Oh, hindi naman ako nag-order ng pagkain, Avril. San galing yan? Ipinabibigay po ni Sir Cleo. Natigilan si Celestia at agad na tiningnan ang mga pagkain. Isang malaking paper bag at lahat ay gusto niya. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na kumuha ng mga yon. Nagpasalamat siya kay Avril na agad na lumabas naman. Ah, Mommy? Tawag ni Celestia sa ina.
Handa na ang mga gamit namin. Susunod ka na lamang ba? Ginamit namin yung private na airplane mo. Natawa ang mami niya. Okay lang po, wala pong problema. Asan po ang kambal? Tanong ni Celestia habang kumakain. Nasa kotse na sila. Papunta na kami sa airport. Sumunod ka na lamang, okay? Malambing na sabi nito. I personally invited Cleo. Hindi pa nakakasagot si Celestia ay ibinaba na ng ina niya ang telepono. Huminga ng malalim ang dalaga at nagkibit na lamang ng balikat at tinapos ang mga gawain. Kinabukasan ay maagang nakarating si Celestia gamit ang private airplane ng kanyang lolo. Nasa isang resort sila na pagmamay-aring ng kanyang pinsan na lalaki. Napangiti si Celestia nang makitang handa na ang lahat. Sa araw nila gaganapin ang birthday para sa gabi naman, sila-sila na lamang ang mga gising. Happy birthday, Kyle and Cade! Happy birthday mga anak! Masayang sinalubong ni Celestia ang kanyang mga anak. Nalaki ang mga mata ng kambal at agad na tumakbo pababa ng hagdan. Malakas na tumawa si Celestia at niyakap ang kambal. Muntik pa siyang matumba dahil talagang dinaganan siya ng kanyang mga anak. Happy birthday! Mamaya na ang gift ni Mami sa inyo, okay? Nakangiting saad ni Celestia. Thank you, Mami! Nandito rin po ba si Laleo? Mga kalaro po namin. Tanong naman ni Kyle. Tumango naman si Celestia. Ah, yes! Ang gagawin niyo ngayon, magbihis na kayo. Malapit nang mag-lunch, kaya dapat poging-pogi kayong dalawa, ha? Isa-isa ngang dumating ang mga bisita. Isa-isa na rin inilagay ang mga regalo. Nag-text na kaagad si Cleo at tinanong kaagad kung nasaan ang kambal pero hindi nag-reply si Celestia. Dahil ngayon niya binabalak na ipakilala ang kambal sa kanya. Suot ang light brown na dress ay lumabas si Celestia kaya't nakita niya ang dami ng tao sa likod. Sa garden. Good afternoon! In 10 minutes, magsa-start na po ang event, okay? Lumipas ang ilang sandali ay ipinakilala na ang kambal. Tuwang-tuwa si Celestia habang nakatingin sa kanyang kambal. Nasa gilid siya at kasama ang kanyang ina. Grabe! Ang gugwapo ng mga anak ni Ma'am Celestia! Nasa Hollywood ba ang tatay ng mga to? Lakas maka-artista eh! Natatawang saad ng MC ng event. Natawa si Celestia. Napatingin siya kay Cleo'ng nasa upuan. Tahimik at titig na titig sa kambal na nakaupo. Ngumiti si Celestia at tinitigan ang kambal. Hawak niya ang dalawang kwintas para sa kanyang mga anak. Nasaan ba si Mommy Celestia? Pwede niyo na pong ibigay ang gift niyo sa mga anak niyo. Mauuna po muna si Mommy bago po yung ibang gift, okay? Nakangiting sabi ng MC. And don't forget, birthday wish po muna sa kambal bago ang gift. Ngumiti si Celestia at agad na pumunta sa kambal. Natutuwa siyang makitang punong-puno ang garden nila ng mga bisita. Huminga ng malalim si Celestia dahil wala pa nga ay naiiyak na siya. You know, this is my kid's first birthday here in the Philippines. Nakakasama ang kanyang lola at lolo. Mga pinsan, ganun din ang kanilang mga kalaro. How I wish, baby ko pa rin sila. Natawa si Celestia at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mata habang nakatingin sa kambal na kinukusot na rin ang mga mata. I'm so proud that I raised them well. Sila ang kalakasan ko sa buhay ko at kayamanan ko. Masaya akong nakikita silang masaya at lumalaki na mababait at magagalang na mga bata. At higit sa lahat, laging may honor sa school. Tiningnan ni Celestia ang kambal bago niya binuksan ang kwintas. Nagulat siya nang makita si Cleo at hinawakan ng isa pang box. Hindi naman siya nagreklamo. Happy birthday mga mahal ko. Here is my gift. No, our gift. Tiningnan ni Celestia si Cleo na nagulat. Ngumiti lamang ang dalaga. Isuot mo na kay Kyle. Ako ang magsusuot kay Cade. Tahimik na tumango si Cleo at sabay nilang isinuot ang kwintas. Nakita ni Celestia kung gaanong tumitig ang kambal kay Cleo na pinipigilan ng emosyon sa gustong lumabas. Pagkatapos nilang maikabit ay sabay silang bumaba. Nagsimula naman ang sayaw at iba pang mga palaro. Hinayaan ni Celestia mag-enjoy ang kambal. Kumain lang kayo ng kumain, ha?
Ngumiti ang dalaga at binisita niya ang bawat tables ng mga bisita. Panay ang ikot ni Celestia hanggang sa naisip niyang ipakilala na ang kambal. Hinawakan ni Celestia si Cleo at agad niyang hinila sa loob ng kanilang bahay. Humarap si Celestia at pinakatitigan si Cleo na tahimik pa rin. Alam kong, alam mo na ang tungkol sa mga bata. Tahimik lamang si Cleo kaya naman bumuntong hininga si Celestia. I want you to personally meet them. Naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka maging pangalawang option mo lamang ang mga anak ko dahil ikakasal ka na. Pag-amin ni Celestia. Hindi naman ako ikakasal sa kahit na sino, Celestia. Tumango ang dalaga at abot-abot ang kaba na kanyang nararamdaman. Napapikit si Celestia dahil nanginginig siya. Naramdaman niya ang paghawak ni Cleo sa kanya kaya't idinilat niya ang kanyang mga mata. Hindi kita ipipressure na ipakilala sila sa akin. Kung hindi ka pa handa. Malungkot nang umiti si Cleo. Pero gusto ko silang makita. I want to talk to them and I want to tell them na ako ang ama nila. Na ako ang totoo nilang ama. Sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to, Celestia. The moment I knew that I have kids with you, para akong mababaliw sa saya. Natawa si Cleo. Hindi man lang nagsasalita ang dalaga at ayaw niyang magsalita. Kasi sa loob ng maraming taon, hindi ko alam na may anak pala ako. Simula nung iwan mo ko na nag-iisa sa kwarto na yun, hanggang sa makita ko ang kambal. Damn, para akong masisiraan ng bait. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na, hey, I'm your dad. Dahil ikaw na mismo, nilalayo mo sila sa akin. I'm sorry. Natatakot lang talaga kasi ako eh. Takot na takot ako. Ayaw kong isipin ng mga anak ko na may iba ang daddy nila. Na may ibang asawa ang daddy nila. Gusto ko silang bigyan ng magandang pamilya at kumpleto. Masaya. I want them to live their life so happily. Ngumiti si Celestia. Pero mas gusto kong makilala mo sila. Napatingin si Cleo sa dalaga. Gulat at nakaawang ang labi nito. Ngumiti ang dalaga at bumuntong hininga. Napatingin si Celestia sa pinto at nakitang nandun ang kambal niya. Unti-unti ay humarap si Cleo at ganun na lamang ang gulat niya nang yakapin siya ng mga ito. Kyle? Cade? Tawag ni Celestia sa dalawa. Tiningnan siya ng kanyang mga anak at lumayo kay Cleo na gulat pa rin at tumutulo ang luha sa mga mata. He is your daddy. Ang pangalan niya? Cleo. Cleo Montenegro. Cleo? Daddy Cleo? Tawag ni Kyle at ngumiti ito. Napasinghap si Cleo at dali-daling lumuhod. Pinakatitigan nito ang kanyang kambal. Ang panganay ay katulad nito. Berde ang mga mata. Tiningnan naman ni Cleo ang pangalawa at mixed version nila ni Celestia. His left eye is color brown while his right is green. Ngumiti si Cleo at nanginginig na hinawakan ng braso ng kambal na nakanguso. Namumula ang mga ilong ng mga ito at handa ng umiyak. I'm your daddy. You're my kids. Bulong ni Cleo sa dalawa. Tumango-tango ang kambal sa kanya. Ngumiti si Cleo habang si Celestia ay hindi na alam kung paanong sasaluhin ang mga luha. Pigil na pigil siya na marinig nila ang kanyang iyak. Lalo pat unang yakap ni Kyle si Cleo at doon pa lamang ay alam na ni Celestia na mahal ni Cleo ang mga anak niya. Sunod-sunod na binanggit ng kambal ang salitang daddy habang umiiyak na yakap ni Cleo. Mas lalo namang napaiyak si Celestia. I'm here. Nandito na si daddy. Bakas ang lungkot at saya sa boses ni Cleo. Marahan itong tinapik ang kambal. Marahan at puno ng pag-iingat nitong niyakap ang dalawa. Sorry. I'm sorry. Bulong ni Cleo. Napatakip si Celestia sa kanyang bibig at napatingin sa pinto ng matigilan ng kanyang pamilya at ganun rin ang pamilya ni Cleo na papasok sana. Tiningnan ni Celestia ang kanyang ina na nanlaki ang mga mata habang si Nadia naman ay parang bato sa kanyang kinatatayuan.
I'm here at hindi ko na kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan, mga anak ko. Niyakap ni Celestia ang kanyang ina habang umiiyak. Sobrang sarap sa pakiramdam na nakilala na nila ang kanilang ama. Ito pala ang sinasabi ng kanyang ina, ang fulfillment kapag nakikita nilang masaya ang kanilang mga anak. Na ganito pala maging isang ina, hahamakin ng lahat, maging masaya lamang ang anak. For the following weeks ay laging nakakasama ng kambalang kanilang ama, kung saan-saan na rin sila nagpupunta kasama si Cleo. Hindi na din nila mapaghiwalay ang kambal sa kanilang ama, kaya't wala na rin nagawa si Celestia kundi ang maging masaya na lamang para sa kanila. Merong family meeting mamayang gabi. Gusto ko sanang makilala nila ang kambal. Saad ni Cleo at tinulungan si Celestia sa paghahanda ng pagkain. Okay, sige. Susunod kami pagkatapos ng trabaho. Ngumiti si Celestia at tiningnan si Cleo. Susunduin kita. Titig na titig si Cleo kay Celestia. Ngayon lang kita nakita sa malapit. Napakaganda mo pala. Napasinghap si Celestia at napatingin kay Cleo. Muntik pa niyang mabitawan ng sandwich na ginagawa niya. Tumikhim ang dalaga kaya't natawa si Cleo at kinuha niyang tray. Tara na, hinihintay na tayo ng kambal. Hinalikan ni Cleo ang labi ni Celestia na nagulat naman. Cleo? Huwag mo nga akong halikan ng basta-basta na lang. At bakit? Magiging asawa na rin naman kita. Natatawang saad ni Cleo. Natigilan doon si Celestia. Napailing na lamang siya at agad na pinanood ang kambal. Pagkatapos nilang maglaro ay si Cleo na rin ang nag-asikaso sa kanilang dalawa. Masayang naligo si Celestia at agad ring nag-asikaso. Napatili pa siya nang bigla na lamang pumasok si Cleo. Ano ba? Pwede bang kumanto ka na muna? Iritadong tanong ni Celestia. Tiningnan ni Cleo ang puting towel na nakatakip sa katawan ng dalaga. Ngayon ka pa ba mahihiya ay nakita ko naman na yan? Bumaba ang tingin ni Cleo sa pagitan ng hita ng dalaga. At ayan. Perfect! Sigaw ng dalaga. Padabog niyang kinuha ang mga damit at pumasok na ulit sa banyo. Paglabas niya ay nandoon pa rin si Cleo habang hawak ang blower. Napakurap ang dalaga nang marahan siyang hilahin ni Cleo para ayusin ang kanyang buhok. Gusto kong i-work ang relasyon natin para sa mga anak natin, kundi maging sa sarili natin. Biglang sabi ni Cleo at marahan na sinusuklay ang kanyang buhok. Maayos naman tayong dalawa. Kulang pa to, Celestia. Huminga ng malalim si Cleo. Gusto kong magkaroon tayo ng mahabang relasyon. Yung tayong dalawa kasama ng mga anak natin. Gusto kong malaman mo na matagal na kitang hinihintay. Pag-amin ni Cleo. Ano? For 6 years. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na hahanapin kita. Nasa sobrang obsessed ko na sa'yo. Nag-hire na ako ng investigator para hanapin ka. Pero kay mami ka lang pala kita makikita. And I'm glad that my mom chose you. Natawa si Cleo at tiningnan si Celestia sa refleksyon ng salamin. Ilang taon ang aking tiniis na hindi ka mahawakan. Kahit alam ko na may atraso ka sa akin. Noong nagkita tayo, sinabi ko sa sarili ko na hindi ka na makakaalis pa sa poder ko. I told my mom to give you projects na hindi ka na makakawala pa. Actually, natatakot lang talaga ako. Gusto kong tahimik ang buhay ko, namin ang kambal. Pero hindi ko rin naman maalis sa isip ko na kailangan rin nila ng ama. Na kailangan rin nila ng isang kagaya mo. Umuwi kami ng Pilipinas dahil sa mami mo, dahil alam kong magkikita tayo dito. At nangyari na nga. Yes, I'm behind that red mascara nung gabing may nangyari sa atin. Buong akala ko, kasal ka na. Kaya't nagdalawang isip akong sabihin sa'yo ang tungkol sa kambal. I know who's behind the red mascara. Makakalimutan ko ba ang mga mata mo, ang ngiti mo, ang halakhak mo? Natawa si Cleo at napailing na lang. Hinayaan ko sa Nerissa na gawin ang lahat ng gusto niya. At matagal ko na rin sinabi sa kanya na hindi na kami magiging maayos pa. Dahil ang totoo, ikaw ang gusto ko.
Baliw man akong pakinggan pero nung gabing yun, yun ang pinakamasaya. Natigilan si Celestia at napatitig kay Cleo. Unti-unti ay lumapit si Cleo at niyakap siya sa kanyang likuran. Napahawak si Celestia sa braso ni Cleo na nasa dibdib niya. Please, huwag mo na akong iiwan ulit. Magiging mabuti ako. Mabuting ama, mabuting asawa. Sa lahat. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kaya nakikihusap ako. Hinalikan ni Cleo ang pisngi ni Celestia na napapikit. Huwag ka na sanang magtatangka pang umalis. Mababaliw na talaga ako, Celestia. Sobra. Natawa si Celestia at hinaplos ang braso ni Cleo na may tattoo. Hindi na mauulit pa, Cleo. Nandito na kami ng mga anak mo. Ngumiti ang dalaga. Tumango naman ang binata at humigpit ang pagkakayakap sa kanya. I will see you later. Ngumiti at napatango naman si Cleo. Hihintayin kita. Dumating ang gabi at nanatiling nakatingin si Cleo sa pinto. Umaasa na darating na ang mag-iina niya. Huminga ng malalim si Cleo at napatingin sa relo. At saktong alas 8 na nga ng gabi. Nandito na sila! Saad ni Nadia. Tumayo naman agad si Cleo nang makita niya ang kambal at si Celestia. Agad na inalalayan ni Cleo si Celestia at ang kambal. Lahat ng tao sa dining area ay nakatingin lamang sa kanila. Mabilis na inalalayan ni Cleo yung makaupo si Celestia bago ang mga anak na bumati at ngumiti. Umupo si Cleo sa pagitan ni Celestia at ng kambal. Hindi nga ako nagkakamali. Makukuha nga ng kambal ang mga mata ni Cleo. Ang daddy ni Cleo ang tumawa. Hi there, Kyle and Cade. He's your lolo. Saad ni Celestia sa mga anak at ngumiti siya. Good evening po, lolo. Sabay na bumati ang kambal sa kanilang lolo. Napangiti si Cleo at nagsimula silang kumain. Nilagyan niya ng pagkain ang plato ng kambal at hinayaan silang mamili ng kakainin. Natawa si Cleo dahil katulad niya, gusto rin ng mga ito ang pork steak na may malaking onion. Nag-aaral na po sila. Malapit lang sa mansion ng school at lagi po silang nakasakay sa service. Paliwanag ni Celestia. Wait, anong surname ang ginagamit ng mga apo ko? Mumiti naman ang dalaga. Montenegro po ang gamit nilang surname. Yun po ang inilagay ko. Dahil hindi naman magtatagal, magiging ganap na Montenegro na rin po sila. Malaki ang ngiti ni Cleo habang pinagmamasdan si Celestia. Kumain sila ng kumain at masayang nagkwentuhan. So, kailan ang kasal? Muntik nang mabulunan si Celestia at umubo naman si Cleo. Napatingin si Cleo sa kanyang ina na nakataas ang kilay. Napailing naman si Cleo at inabutan ng tubig ang dalaga. Mom! Hindi pa namin napag-uusapan ang kasal. Inaayos pa namin ang relasyon naming dalawa. At hindi ganun kadali yun, Mommy. Why not? Eh saan ba pupunta ang lahat ng to kundi sa kasal lang din naman? And hello, Cleo. Ang magiging asawa mo lamang naman ay si Celestia. Wala ka bang plano? Galit na tanong ni Nadia. The popular and sexy model, Celestia Magdayaw, ang magiging asawa mo. Eh dapat ingrande ang kasalan nyo. Napahawak na lamang si Cleo sa kanyang batok at tiningnan si Celestia na nakangisi sa kanya. Nanliit ang mga mata ni Cleo nang tingnan siya ni Celestia at nagkibit ng balikat sa kanya. You heard that? Popular and sexy. Natatawang saad ni Celestia. You witch. Mamaya ka sa akin. Natatawa naman si Cleo at hinalikan ang hita ni Celestia. Ma'am, may bisita po kayo. Nag-angat ang tingin si Celestia at nakita si Abril nakasama si Narisa. Bumuntong hininga si Celestia at tumango naman kay Abril. Hinayaan niyang pumasok si Narisa at pinakatitigan nito ang kanyang opisina na punong-puno ng damit. Anong kailangan mo? Kalmadong tanong ni Celestia sa kanya. I wonder, paano mo kinayang sirain kami ni Cleo right after one night stand? Natigilan si Celestia at tiningnan si Narisa na tiningnan siya. Inilapag nito ang bagat na natiling nakatayo sa harapan niya. Satisfied ba?
Is he good and bad? Na nagawa mong akitin si Cleo? Na magagawa mo yun kasi kaya mong makuha ang lahat? Ha! Ilang beses kong pinatawad si Cleo sa maraming beses niyang ginagawa sa akin noon. You came into our lives like nothing happened. Na para kang walang sinirang relasyon. Na parang wala kang ginulong buhay. For the record, break na kayo ni Cleo. At ang sabi niya sa akin, hindi ka raw niya pakakasalan dahil may iba ka. Bakit akong kinakausap mo at hindi siya? All those years na magkasama kayo, bakit ngayon mo binabalik ang lahat? Cleo, and you had a problem. Labas ako sa kung anong problema ang meron kayo. Playing the victim card, right? Kung naaalala kong tama, ikaw ang unang pumasok sa kwarto ni Cleo. Patagal naming inayos ang relasyon naming dalawa. Patagal naming pinag-usapan ang tungkol sa amin. Aaminin ko na hindi ko nabibigay ang gusto ni Cleo dahil gusto ko sa kasal namin. Pero ikaw, ganun mo lang kadaling ibinigay ang sarili mo sa taong alam mong ikakasal na? Bumuntong hininga si Celestia. May kasalanan siya pero hindi niya inagaw si Cleo sa kanya. Wala na sila nung pumasok siya sa buhay ni Cleo. Lasing siya nung pumasok siya at wala siyang alam. Kinuyom ni Celestia ang kanyang mga palad. Lalaban siya para sa kanyang mga anak dahil importante sa kanya ang kambal. Narisa, malinaw na sinabi ni Cleo na hindi kayo ikakasal. Matagal mo na siyang niluloko kaya't bakit mo isinisiksik sa kanya ang sarili mo? You deserve better. Maganda ka. Maraming opportunities ang darating sa'yo. At hindi lang yun. Sigurado ako na makakahanap ka rin ng lalaki na para sa'yo. Huwag mo nga akong diktahan sa mga gusto kong mangyari. Simula nung dumating ka, mas lalo kaming sinira ni Cleo. Masaya na kaming dalawa eh. Pero nung bumalik ka, wala na. Pati yung mga anak mo. Isang sampal kaagad ang iginawad ni Celestia kay Narisa. Nanlaki ang mga mata ni Narisa na muntik na siyang matumba. Labas ang mga anak ko sa lahat ng problema mo. Mariina, itinuro ni Celestia si Narisa. Walang magagawa ang mga anak ko sa mga problema mo. Malinaw na sinabi ni Cleo na hindi kanya pakakasalan. Hindi kanya magawang mahalin dahil niloko mo siya noon. Kaya para idamay ang mga anak ko, hindi lang talaga sampal ang aabutin mo sa akin. Isa pang banggit mo sa pangalan ng mga anak ko, kakalad ka rin kita mula dito hanggang sa makalabas ka ng opisina ko. Gigil na gigil si Celestia habang pinagmamasdan si Narisa. Maya-maya lang ay biglang pumasok si Cleo na nanlalaki ang mga mata at agad siyang pinuntahan. Huminga ng malalim si Celestia dahil nanginginig ang buo niyang katawan sa galit na kanyang nararamdaman. What happened? Narisa? Nag-aalalang tanong ni Cleo at napatingin kay Narisa. Cleo, please help me. Sinasaktan niya ako. Sinabi ko lang naman sa kanya na gusto ko siyang makausap eh. Gusto kong maging maayos kami dahil ikakasal na tayong dalawa. Suminghap si Narisa sa kanya. Hindi naman makapaniwalas na napatingin si Celestia kay Narisa. Cleo, wala akong ginagawa. Narisa. Tila nagtitimpi ang boses ni Cleo. Sinabihan na kita, hindi ba? Tigilan mo na si Celestia at ang mga anak ko. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi tayo kailanman ikakasal. I rejected the marriage years ago bago pa man may mangyari sa amin ni Celestia. Kinausap ko na rin ang mga magulang mo at sinabi kong hindi kita pakakasalan dahil pamilyado na akong tao. Nanlaki ang mga mata ni Narisa. No! Please! Ayusin natin to, please. Magbabago na ako. Kung gusto mong makipagayos ako sa kanya at gagawin ko yon. I need you. I need you, Cleo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ang lahat ng to. Umiling si Cleo. The moment you talk about my twins, I remove you. Wala kang karapatan na lagi na lang idamay ang mga anak ko sa problema nating dalawa. And no, mas kailangan ako ng pamilya ko, Narisa. Hinawakan ni Cleo si Celestia na nananatiling nakatitig sa kanila. Hindi na ulit kita mapapatawag kapag nalaman kong sinaktan mo ang kambal at si Celestia. Wala akong pakialam. Wala akong dapat na sabihin kundi tapos na tayo.
at wala ka nang dapat pang balikan sa akin. You deserve better, Narisa. Hinila ni Cleo si Celestia palabas ng opisina nito. Bumuntong hininga si Celestia at tiningnan si Cleo ng tahimik. Hinawakan ng dalaga si Cleo kaya't napatingin ito sa kanya. Are you okay? Tumango si Cleo at mahigpit na hinawakan ng kamay ng dalaga. Pagdating sa'yo, hindi ka nila pwedeng saktan o pagsalitaan ng masama. Habang ako ang asawa mo, hindi ka nila sasaktan at hindi ka nila pwedeng galawin. Thank you, Cleo. Hinalikan lamang ni Cleo ang noo ni Celestia at sabay silang lumabas ng elevator. Sabay silang naglakad papunta ng kotse. Nagulat si Celestia nang makita ang tatlong bulaklak sa loob, kaya't agad niya itong kinuha at pinagmasdan. Nagdala ka pa talaga ng bulaklak? Natigilan si Celestia nang makitang nakaluhod ang isang tuhod ni Cleo at nakasuporta naman ang isa. Cleo, ngumiti ang binata. Sorry for ruining this proposal pero hindi na talaga ako makapaghintay. Natawa si Cleo at binuksan ang kahon ng singsing. Please, marry me, Celestia. Natigilan ng dalaga at natingin na lamang sa mga taong nasa loob ng opisina. Tahimik ang mga ito habang nanunood. Natawa si Celestia at tumango kay Cleo na kinagat ang labi at tumayo. Natawa pa lalo si Celestia nang manginig ang kamay nito habang isinusuot ang singsing sa kanya. I love you, Celestia. She smiled. Ikaw pa rin. Sa habang buhay. Years later, masayang nagpicture ang kambal sa tabing dagat kasama sina Celestia at Cleo. Bakasyon na naman nila ngunit nadagdagan sila ng isa pa, ang bunso. Celestia gave birth to their baby girl named Celeste Montenegro. Sinunod ni Celestia ang pangalan mula sa kanyang ina, papunta sa kanya at nagustuhan naman iyon ni Cleo. Say cheese! Saad ni Cade. Cheese! Sabay na sabi nilang apat. For the past years as a married couple, maraming natutunan si Celestia at Cleo. Napakaraming dapat na matutunan bilang mag-asawa at bilang isang ina. Napakaraming dapat asikasuhin at i-priority. Hindi lang yon, kundi mas lalong naging masaya ang kanilang pamilya at ang kanilang buong bahay. Sa mga nakalipas na taon ay hindi na malaya ni Celestia na napakarami na pala nilang pagsubok na pinagdaan ng dalawa. Nandyan yung mga oras na sunod-sunod na nagkakasakit ang kambal, lalo na ang bunso. Mommy! Mommy! Sigaw ni Celeste dala ang kanyang salbabida. Natawa si Celestia. Go baby! Cade! Yung kapatid mo ha? Paalala nito sa kanyang anak. Sa mga nakalipas na taon ay binata na ang kanyang kambal. Sa tuwing birthday ng kambal ay hindi maiwasan ni Celestia na maiyak. Hindi dahil sa malungkot siya kundi dahil tumatanda na ang unang baby niya. Naging maayos ang kanilang buhay at sunod-sunod ang trabahong ginagawa nilang mag-asawa. Tuwing Linggo ay kailangan nilang mag-day off ni Celestia at Cleo para maalagaan at makasama ang kanilang mga anak. Happy birthday, Mommy! Happy birthday, Mommy! Napasinghap si Celestia at napalingon sa kanyang kambal na may dalang dalawang cake. Natawang dalaga at napatakip sa kanyang bibig dahil may hawak na bulaklak si Cleo. Hindi siya makapaniwalang nakalimutan niya ang kanyang birthday. Happy birthday, dear Mommy! Happy birthday to our best mother! Nangilid ang luha sa kanyang mga mata nang makatanggap siya ng mga letters galing sa mga anak niya. Natawa pa nga siya dahil may letter din si Celeste na nakangiti. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman pero grabe, sobrang saya ng kanyang puso. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata at nag-wish bago siya nag-blow ng kandila. Happy birthday, Mommy! Sigaw ng kanyang kambal. Hinalikan naman ni Cleo ang labi ni Celestia. Happy birthday, baby. We love you, Mommy! Sabay-sabay nilang sigaw at nagtawanan pa sila. Natawa na lamang din si Celestia at niyakap ang pamilya niya kahit kailan ay nananatili pa rin matatag ang mga ito. Ang pamilya na patuloy niyang mamahalin habang buhay at ang pamilya na kahit kailan hinding-hindi iiwan. Ang pamilya na kahit anong mangyari ay magkasamang palagi.
Hindi na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lang